Sumunod sa ilang mga maliligaling na teachers, eh marami pa akong kinaiinis ang bagay sa loob ng school. Tulad ng pagpila para bumili ng pangreses sa kantin. Ay, ate! Pabili nga akong... Uy, ate! Isang spike legs nga! Ay, ako naman yung nauna eh! Singit ka lang? Ikaw, mukha kang singit! Ate, ako naman ang pabi... Ate, pabili mo akong turon! Ay, ako muna! Kanina pa ako dito... Sige ka! Pabili lang to sa akin eh, ma'am! Ayun siya oh! Iniintay niyo yung pabili niyo? Ah, sige! Ikaw muna, mauna! Oh, eto na yung turon mo! Salamat, ate! Ay, akala ko ba para kay ma'am yan? Eh, bakit kinain mo na? Para makasingit ako sa pila! Haha! Oy, Tony, bilisan mo. Andito na si ma'am. Ikaw daw magre-report ngayon. Ala, bibili pa akong kutsinta eh. Bahala yan dyan. Nung wala pang quarantine, palagi tayong bad trip tuwing gigising tayo ng maaga. Para pumasok sa school! Idagdag mo pa yung mga projects at assignments mo na nakalimutan mong gawin dahil napasarap ka sa pagpe-Facebook at pag-i-ML mo. Tapos pagpasok mo sa kakatarantang-taranta kung paano mo gagawin yung projects mo at assignments na first period pa man din. Kaya ang mangyayari eh... Uy, pre! May assignment ka na? Paano mo ginawa yung story? Tingin nga ng gawa mo? Kukuhanan ko lang ng idea. Sige pre, pero huwag mong pakagagayahin ha. Oo naman. Magaling ako gumawa ng sarili kong story eh. Pagkatapos ipasa nung assignment. Teka, Mr. Sam, Mr. Tony, bakit magkahawig yung title nyo? Yung kay Mr. Sam, The Clever Deer. Yung kay Mr. Tony, The Clever Dinosaur. Tsaka, bakit parehong-pareho yung story nyo? Ang pagkakaiba lang ay yung karakter. Dinosaur at deer. Nagtularan kayo, no? Zero na to. Pre, bakit mo ginaya yung story ko? Na zero tuloy tayo. Hindi. Hindi ko kaya ginaya. Kumuha lang ako ng idea. At bukod doon, idagdag mo pa yung teacher mo na kapag nagpapagawa ng projects at activities ay sabay-sabay. Mawawala ako ng isang araw bukas. Hindi ako makakapagturo sa inyo. Pero, may iwanan akong gawain. Bukas, ang mga gagawin nyo ay gumawa ng poster tungkol sa tamang pangangalaga ng kapaligiran. Gumawa ng tula tungkol sa masamang dulot ng pagsusunog ng basura. Gumawa na rin kayo ng thesis about doon. Gumawa na rin kayo ng website na may content tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran. Mag-practice na rin kayo bukas ng roleplay nyo. Gumawa na rin kayo ng nobela ha. Gawin nyo na rin yung cabinet nating sira sa likod. Gawin nyo na rin yung Ma'am? Pumasok na lang kaya kayo bukas? Hindi! Magbabantay ako nung may sakit kong boyfriend. Patayin nyo na lang? 79% sa inyo ay hindi pa nakasubscribe sa akin. At kung nagustuhan mo tong video ko, eh magsubscribe ba muna sa akin para palagi mong mapanood tong mga luma at bago kong video. Kaya kung ako sa'yo, subscribe ka na! Pindutin mo na rin yung notification bell para hindi ka mahuli sa mga upload ko. Balik sa kwento! At ang nakakainis pa, eh yung earthquake drill na yan na napakatagal bago maisagawa. Magpo-fall in line pang nalalaman, tapos magkabukod pa yung babae at lalaki. Tapos bibilang pa bago umalis. Like, hello! Sa tingin ba nila ay kapag dumating yung tunay na lindol, eh magiging ganun kakakalmado? Ha? At magpo-fall in line pa kayo bago umalis? Hindi! Kanya-kanyang takbo! Mauli patay! Baka nga yung iba ay sa sobrang taranta. Eh, malaglag pa sa building eh. Wee! Nung senior high school kasi kami, yung building na pinapasukan namin, eh may katipi pang isa pang building. Na kung saan ay mas mababa siya. So, nandito yung bubong niya sa tapat ng floor kung saan kami nandun. Then, nag-uusap-usap kami ng tropa ko at sabi niya, Bre, kapag lumindol, alam mo ba kung saan ako dadaan? Saan? Dito ako dadaan. Tapos, kapag nasa bubong na ako, lalakad ako sa ibabaw nun. Tapos, gagamitin ko yung puno na yon para makababa ako ng bubong. Kasi kapag dun ako dumaan sa hagdan, baka lalo akong mapataka ng mga debris dun. Kapag dito ako dumaan at lumakad ako sa bubungan at bumaba sa may puno, ligtas na ako. At pagkatapos nun ay para pa akong napa-agree sa kanya. Sayang nga eh, dapat pala sinabi ko sa kanya na eh, di ba kapag lumilindol, mahirap lumakad kasi umuuga yung tinutungtungan mo? Paano kapag nadapa ka, tapos nagulong ka at nalaglag? Eh, di patay ka. Tapos, ibabalita ka sa TV
Tapos sasabihin nila, wala namang ibang namatay dahil sa lindol. Maliban sa batang ito na namatay dahil sa pagkakahulog niya sa isang two-story building. At hindi ko rin alam kung bakit siya pumunta doon. Ayon sa aming na-interview, ganito ang kaniyang naging pahayag. Sabi niya, safe daw siya doon. Tapos ayun, nalaglag na siya. Safe ba yun? Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay nakaka-bad trip sa school. Kasi kapag nasa school ka, ay nakakasama mo yung mga loko-loko mong kabarkada. At aminin man natin o hindi, ay masasaya rin yung mga event doon. Katulad ng Nutrition Month na ang ginagawa ko lang naman ay nagdadala ako ng konting rambutan at konting dahon ng malunggay. Tapos pag uwi ko, ay puno na ng prutas yung aking bag. Naalala ko nga rin dati ay kapag may event kinabukasan, ay ang ginagawa namin ay nagtatanungan kami. Uy, pre, magdadala ka ng gamit bukas? Baka oong hindi. Ikaw? Hindi na rin. Ikaw, dadali mo pa ba yung bag mo? Hindi na. Ikaw? Hindi na din. Kasi kapag meron talagang event sa school at nabalta namin na bukas talaga yon, eh matik, wala talagang klase. At saka kapag may entrance, palaging merong photo booth, jail boot, at kung ano-ano pang mga boot. At saka yung pwede kang ipatali sa crush mo, tapos bibigyan kayo na magkatali ng kamay. Parang ganito kasi yung nangyayari doon. Bale, bibili ka sa kanila ng ticket, tapos doon may susulat yung pangalan ng dalawang tao na gusto mong pagtaliin. Pwede mo rin sigurong isulat yung pangalan mo kung gusto mo. Tapos merong isang CAT officer na huhulihan silang dalawa at pagtataliin. So, nangyari na yun doon sa tropa ko dati. Bale, itinali siya doon sa babae na crush ata siya o sinisip sa kanya. Yee! Tapos nakita na lang namin na magkakambit na sila. Sayang nga eh, hindi ko nagawa sa amin yun ni crush. Alam naman namin na hindi ka gagastos ng pera dahil lang doon. Pero imagine mo, ginawa ko yun halimbawa. Ay, pabili nga akong ticket. Kuya, itali mo nga ako doon sa magandang babae na yon. Pre, hello.